Kakapasok lang sa wakas, mga congressman, nagsanib, puwersa na, tamba, si Bakin sa pwesto, boy! Kawindang yun, ha? So, eto po ay nagmula kay Banat News Updates. Ayan, ha, yung balitang ating bibigyan ng reaksyon at komento. No, syempre, eto ang inyong lingkod na si BT. Ayan, so huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Banatan mo na! Itong mga Bicol congressman. Bicol Solons call for end to Senate inquiry into People's Initiative. No, bakit po nila tinutulan, no? The current Senate hearings on PI process initiated by private groups long yearning for charter change in which the House of Representatives and its leadership have surprisingly and unfortunately become the subject of inquiry. Okay. So, naging subject daw po ng inquiry yung mga taga-House of Representatives, yung mga congressman. Contravene interparliamentary courtesy and risk of undue interference by members of one chamber in the official acts of legislators belonging to the others. Okay? No? So sinasabi po nitong si Congressman sino ba tong congressman na to? El Rey Villapuerte, no? Na sana tigilan na ng Senate dahil wala na siyang yung interparliamentary courtesy, no? Magkaiba po yung house. Ah, 'di ba? Sinasabi po ni Villapuerte na bakit tila yung tinutumbok ng inquiry ng Senate eh yung mga congressman. Eh yun po lumalabas eh. Kasi diyan ang gagaling. Yun po ang lumalabas, no? Ang nagsasalita yung mga tao. Pumirma po kami, sino nagpapirma? Si ganun po, kaninong tao 'yan? O doon tao po na congressman. Okay. Yun yung sinasabi namin eh. Hindi talaga po pwedeng hindi kayo ma-involve. Kasi ang problema po, pasensya na kayong mga congressman. Alam na po ng lahat ng tao na may involvement kayo dyan eh. Alam nyo, hindi nyo naman maluloko yung mga Pilipino. May social media na po eh. No? Yung mga sinabi nyo noong December, inuulit lang namin. Gusto nyo ulitin ko yung mga sinabi ng mga congressman noong December? Emphasize that the investigative actions of Senate against members of the House breach the mutual respect and civility expected in the bicameral setup of the Philippine Congress. So ang gusto niya po ay magkaroon po sila ng paggagalangan, di ba? Igalang niyo naman yung mga congressman kasi kami dinidiin niyo. Yun yung gusto niya sabihin eh. Pinalalabas ninyo na kami yung may kasalanan, di ba? Okay. Hindi kasi yung mga ebidensya talaga, yung mga testigo is diyan talaga ang tinuturo. Hindi naman sa mga barangay tanod, sa mga barangay chairman. No, pero ang hirap talaga na nangyayari sa kanila kasi ang kasalanan ng 10 ay magiging kasalanan ng 300. Yun ang ibig sabihin dyan. Diba? Kahit wala ka, kahit ayaw mo, kahit tumututol ka dyan, oh, kahit nasa kongreso ka pero ayaw ko dyan, pati ikaw is madadamay talaga. No, madadawit. Diba? Ganyan yan eh. Kumbaga pagkakamali na isa, pagkakamali na ng lahat yan eh. Diba subukan mo yung isang bulok na kamatis, ilagay mo sa isang sakong kamatis, lahat yun maghahawa-hawa na. Ganun yan. The call to halt the Senate's investigation reflects the House desire for a collaborative effort to enact significant economic reforms. Okay. Diba? Ang ganda ng sinasabi nila kung yan lang po yung sinasabi nila. Pero wag na po tayo magkunwarian. Ano po yung sinasabi kung wag magkunwarian? Congressman El Rey Villapuerte. Sa People's Initiative na pinapipirmahan ninyo, ang mangyayari po kung yan po ay mapapatupad, halimbawa po magbabago tayo ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative, ayon dyan sa pinapipirmahan na kumakalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ang dati separate voting bicameral, no? Yung Senate, sabi nga ni Senator Amy Marcos, kahit pagpapalit lang ng kalye, kahit pagpapalit lang po ng kalye, separate po yung voting. Ibig sabihin, iba yung boto ninyo sa Kongreso, sa iba yung boto ng Senado. Iba naman yung boto nila sa Senado. Kasi konti lang sila eh. 24. Di ba? Tapos kayo 300 plus. Ang gusto ninyong mangyari, pagsamahin. Ang gusto mangyari ng PI, gawing isa na lang ang boto.
So yung isang senador na binoto ng 15 million, yung pinaka mababa, ay binoto ng 15 million at ang isang congressman binoto na binoto lang sa kanyang distrito, no, na 200,000 mga ganyan. Parehong isa lang ang boto. Sa tingin niyo po ba makatarungan 'yun? Parang ang mangyayari, no, yung congressman katumbas na ng senador. Million, grabe. Hindi pa pwede 'yun. Yung Senado tsaka Congress, yung Congress is magsasama ng boto. No, hindi pa pwede yung ganun. Kasi nakikita naman natin sa botohan kung gaano kataas ang mga senador. Ang ibig sabihin, mas importante naman sila. Parang ang nangyayari dito, ang mawawala ng importansya rito, yung mga senador. Parang ano lang kayo dito, mga extra na lang kayo. Kami na ang mga bida. Hindi na namin kailangan lumikom ng milyong-milyong boto. Libo lang, pwede na. Ah, diba sinasabi po ninyo na dapat igalang ng Senado yung Kongreso? Eh dapat diigalang ng Kongreso yung People's Initiative, diba? No? Ganun yan eh. Na malabas na po ngayon ang katotohanan. Kayong mga congressman ang may pakana, ay tanggalan ninyo ng power actually yung Senado. Very powerful yung Senado. Binoto yan ng Pilipinas eh. 24 lang sila na binoto. Kayo po, binoto sa secret voting. No? Magkaiba yung voto ng Senado Pilipinas at ang Kongreso. Bakit po dyan? Magpapapirma kayo? Eh yun po ang nakikita namin na mas walang paggalang sa Senado. Magiging katumbas na lang nila yung boto nila ng isang Congress. No? Kayo po yung nagpakita ng kawalang respeto sa Senado. Tignan niyo po yung sinasabi na no. Ng inyong speaker. Inuulit-ulit natin eh. Wala kayong pakalam sa People's Initiative. Magtrabaho kayo. Wala lang pakialam. Bakit hindi niyo pinapakialaman yung People's Initiative? Eh ilan lang po yung pipirma sa People's Initiative? Tapos yun na masusunod. Sila po binoto po ng pangkalahatan. Tapos ang masusunod yung 3% lang per district na nagsasabi na isa na lang ang botohan. Hindi kasi pwedeng hindi kasi pwedeng sabihin nila na hindi dapat makialam ang Senado rito, magtrabaho na lang sila eh. 'Di ba? Ayun nga trabaho nila 'yan eh. Kailangan nilang i-prevent 'yan kung ano man ang mangyayari diyan kasi nga Senado 'yung maaapektuhan. Mantakin mo, milyon-milyon ang nagtiwala sa Senado, ikukumpara mo naman sa distrito lang ang boto. 'Di ba? Eh kung 'yung mga niyan eh patakbuhin mo ng senador 'yan, sigurado hindi mananalo 'yung mga 'yun. Ah, 'di ba? So totoo lang kasi, 'di ba? Kaya hindi natin masisisi yung Senado kung bakit bumabanat ng ganyan, kung bakit sila naging agresibo sa ganyan na, oh, kailangan hindi mapatubo, kailangan ganito 'yan. 'Di ba? Syempre sila yung binoto ng taong bayan, buong Pilipinas, tapos sila yung mawawala. Ay, nako. Po-po-obra 'yun. Okay, punta na po tayo rito sa pangalawang nating topic. Ito pong ating pangalawang topic. Nung nakaraan, tinalakay po natin kahapon, nagbigay po ng pahayag itong UN rapporteur, no? Si Ms. Khan. Ano ba pangalan nito ni Ms. Khan? Nakalimutan ko. Lagi ko nakakalimutan. Elizabeth ba? Ha? Ayan po. Ayon po sa kay Ms. Khan, ito po, pinag-aralan niya, kinuha niya yung mga panig, sabi nga ng mga NTFL-CAC, puta, binigay namin sa kanya ang lahat ng accomplishment ng NTFL-CAC. Ano po ba yung NTFL-CAC? Pinaliwanag daw nila. Ano yung tagumpay? Ano yung whole of government approach? No? Bakit wala na pong insurgency sa maraming lugar? Insurgent free na? Dahil po yan sa NTFL-CAC. Ibig sabihin, pinaliwanag nila, nagbigay sila ng mga patunay, mga ebidensya, no? Kay Irene Khan. Na ito po yung ginawa ng NTFL-CAC para po matapos yung 55 years naming problema sa insurgency. In fact, sinasabi nila, ito yung pinakamatagumpay, no? Pinakamatagumpay na proyekto ng gobyerno laban sa insurgency. Pinaliwanag daw nila, ang tiyaga nilang magpaliwanag kay Irene Khan. Kaya nagulat sila nung anlaman ng rekomendasyon ni Irene Khan ay buwagin yung NTFL-CAC. At ang hindi pa katanggap-tanggap ayon dito sa mga taga NTFL-CAC, pinaliit ni Irene Khan yung NTFL-CAC
ng mga red tagger lang. Yun lang po, parang parang ang papel lang po ng NPFL CAC ay mag-red tag lang. Nawala na po yung mga nireport nila. Ang pinakinggan po yung mga nagsasabing nired tag sila. Tapos ang rekomendasyon na kagad, buwagin na yung nagre-red tag na NTFL ka. Ano po ang nakakatakot dito? Ang nakakatakot dito, kung si Tatay Digong po ang presidente, mumurahin lang yan. PI ka. Huwag ka nang babalik dito. Irene Khan. Mantakin mo kung ano yung may naitutulong talaga, no? Yun ang gusto nilang mawala. No? Tapos gusto lang nila yung mga simple lang, yung mga pistok-pistok na talagang hindi naman talaga ano eh, hindi tumatalab. Hindi pinapakinggan yung pag-uusap na yan. O di ba, pistok, mag-uusap. Sige, isang buwan, tatlong buwan, o sige, tahimik tayo. Pero sinasabi nga dyan is, pwedeng nagpapalakas lang sila, di ba? Tapos babalik na naman uli. Ang tagal-tagal na nating nakikipag-pistok. Wala ding nangyayari. So, hindi ba maganda na gumawa na lang ng ibang paraan? Tapos yung nakagawa ng paraan para maresolbahan yan is ayaw niyong mangyari ngayon? Gusto niyong tanggalin? Aba, edi wow. Tsaka kan. Aba, yung through the fire ang kumanta niya. Eh. Kinanta niya through the fire, no? Okay, makialam sa amin. Diba? Nilulutas natin yung problema natin. Wala po silang tulong na binigay laban po sa insurgency. Kusa po tayo mga Pilipino, naglulutas ng sarili natin problema. Oh, yes. Tapos papasok sila dito, may preconceived notion na sila. Tanong nyo nga po, bakit po narito yan? Ano yung purpose niya? Ngayon, alam na natin kung ano yung purpose. Ngayon, ire-report niya po yan sa UN. Ano po yung ire-report niya? Yung NTFL CAC ay nagbabiolate ng human rights dahil nagre-red tagging. Mm-hmm. Yun po ang pangunahin niya, kaya pinabubuwag niya. Unfair po ba yung mga dayuhan? Unfair yung mga dayuhan. Unfair? Wala naman diba? Kasi iba po yung kultura nila. Masyado kanila, silang able dito sa bansa natin. Lalo na kung European. Taga-UK yata yan. Oh. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Banat News Update. Yan ang binigyan natin ng reaksyon. Siyempre, si Sir Badong Aratales. So, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? No? Comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.